Begitu umil badan lu dia. Amen. Usah disirilin, mas matas to. Praise God that ang buhay na ginawa, binigay ng Panginoon para sa atin. Tayo dapat yun, amen. God, we praise the Lord, His life for our life, amen. Kaya na huwag mong sayangin yung buhay ng Panginoon sa pagbalik sa kasalanan. Amen. We must look forward, we must move forward. We will go back to the original purpose kung bakit po tayo nilikha ng tao. And that is to be in His image. That's holiness. Amen? Holiness in the home, holiness in our ministry, holiness in our personal lives. Amen? Thank God for that song. And salamat na sa church po tayo ngayon. Amen? Handa na po ba kayo? Alam nyo, pagka may nakita po ako natulog, dadagdagan ko na isang minuto eh. 30 minutes lang talaga ito, kaya lang siyempre nabibilang basyon na na tumatagal po siya. Amen? So, pag makakita ko ng 16 na napikit, 1 are you? Amen? Sabi ba, praise the Lord. Amen. Okay. So, ngayon pong umaga, well, church, we need to pray for Israel. Amen? Alam nyo, grabe ho ang nangyayari ngayon doon. Amen? Isang gabi, nagpadala yung kapalit ko, yung nangyayari talaga mismo doon. Talagang ang hugong mo ng mga bomba. So imagine that, ano, kaya may panalangin. Actually, nasa Bible po yan, we should pray for Israel, amen? May panalangin po natin sila. And we always pray for them because malapit sila sa puso ng Panginoon, amen? Amen! Kaya they are in a time, they are having a tough time in their place, amen? Pero pag nung nag-interview yung Prime Minister ng Israel, parang walang nangyayari, amen? Para relax. Kasi nga, alam niyo yung pangako ng Panginoon. Amen? Imagine, binobomba na sila, but they are still trusting the Lord. Amen? Lahamas mo sa tribulation tayo. Amen? Ngayon po, mga kapatid, I do believe tayo po ay nasa tinatawag na mahirap na panahon. Amen? Everyone is confused, lalo sa labas ngayon, kasi di mo alam kung anong cue ang mangyayari. Amen? Walang cue. Dati, banana bilang sa barbecue. Ngayon, hindi mo alam, every 15 days, magbabago, lahat ay meron, nagsasuffer ho talaga. Amen? The economy is suffering. Nung isang araw, nakabalita ko, ang PAL pala, they're applying for bankruptcy. Imagine that, ano? So, hindi naman dahil, ano, hindi na sila mag-operate. Kaya na, siyempre, mag-reorganize. May mga mawawala ng trabaho dyan. So, the economy is suffering. Amen? Well, this is part of the last days. Amen? And perilous time shall come. But ano, ngayon, dahil wala pa hong rapture, we need to stay tough. Amen? Dapat po tayo maging tatag. Amen? At manatili po tayong malakas sa panahon ng kahirapan. Amen? So that will be our message this morning. Amen? Staying tough during the tough times. Amen? Amen? Pagsabing tough, mga kapatid, it's not about the word strong. Amen? Ay dapat maging malakas talaga. Now, hindi lang ho, mga kapatid, yung bansa natin, but even families are sometimes having a hard time. Amen? Sa relationship, minsan, financial, hindi pala minsan financial, lagi financial, amen? But we can stay, amen? Sapagkat may salita po ng Diyos, amen? The students are having a hard time for modules, phases, ano ba? Minsan yung magulang na nagkakahihirapan, amen? Kasi bakit? Sila nagsasagot, amen? Sabi, praise the Lord, amen? So, yan pong ating pag-aaralan po. Tayo pong lahat ay tumayo, open your Bibles please to 2 Timothy chapter number 2. Amen? We will be reading verses 1 hanggang ano muna tayo, hanggang verse number 12. At pagkatapos yung buong hanggang, tatalakayin po natin lahat po yan. Okay? 2 Timothy chapter number 2. Remember that this is one of the pastoral epistle. Sulat po ito sa pastor. Amen? Sulat ni Pablo kay Pastor Timothy. Si Timothy po ay bata po siya ng pastor. Kasi maaga siya nagsimula sa gawain. Mula pagkabata, sabi ng Bible, and that from a child, thou was known the Holy Scriptures. Kaya nga, maaga siya nag-mature when it comes to wisdom dahil po sa salita ng Diyos. And it's good to start
na yung mga bata natin ay talagang maganda maaga silang masimulan sa simbahan. Amen? Kasi yung maturity mas mabilis. Ang pakit naman, 40 anos na isip bata pa rin. Amen? Amen. Childish pa rin. Amen? Ay dito ho, maturity is based on chronological age. Maturity is how you accept principles that will help you grow in every aspect of this life. So, titingnan ho natin. Bagamat siya po ay bata, hindi po siya baguhan. Amen? May malaking pagkakaiba po kasi yung bata na baguhan sa bata na hindi baguhan. Not in obvious. Amen? Amen? So, titingnan ho natin. Kaya nga, dapat alam natin kasi we are having a tough time in our time. Amen? Imagine, 1930, nagkaroon ng ganyan eh, yung pandemic. Ngayon, naulit. So, after at least 100 years. So, this is a great experience to experience God more. Palitan po tayo akin ng verse 1 sa inyong verse 2 hanggang makarating po tayo ng verse number 12. Nakita niyo na po ba? Amen. Okay, verse 1. Now therefore, my son, because Timothy is his son in the faith, be strong in what? The grace that is in Christ Jesus. So grace, you can find grace in Christ Jesus. Verse number 2, please read. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So makita natin yung flow, amen? So from Apostle Paul to Timothy. Now Timothy ay nasa kanya ngayon yung bato ng ministry. Amen? Amen. For example, ngayon, may kitatay, nasa yun yung bato ng pamilya. Amen. You're holding that. At kung ikaw ay mahirap, ay maganda ito. Talagang tuturuan natin silang maging matibay. Amen? Sa lahat ng antas. Amen? Be strong, not just in the faith, pati na kaya yung mga bagay na napakinggan ay iyong ituro din naman sa mga matatapat. Kaya nga tinuturuan ay yung mga matatapat. Binibigyan ng responsibility na magtuturo din saan? Sa iba. Kaya nga, ang pagtuturo ay hindi dapat matapos sa iyo. Amen. 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 You need to hand it down to the next generation. Right. That's why the requirement is what? Faithful men. Amen. I said, faithful men. Amen. Verse number 3, thou therefore endure hardness. Amen? As a good soldier of Jesus Christ. Verse 4, no man of war entangled himself with the affairs of his life, that he may please him what chooses him to be a soldier. Are you saved? Amen. You are not just saved, but you are a soldier of Jesus Christ. Right. What an honor to serve God. Amen. Amen? Yung kanta ng mga bata, I may never march in the infantry, riding a cavalry, shoot the artillery, I may never wear a sombrero, but I'm in the Lord's army. Yeah. Si Señor. Amen? Sabi, si Señor. Verse 5, and if a man also strive for masteries. Look at that, masteries. It means above the average. Yet is he not crowned except he strive lawfully. Verse 6. Kaya yung nagle-labor ay dapat sa yung unang makinabang ng bunga ng kanyang pinagpagalaan. Kaya nga, if you labor more, then it's not bad to reap the fruits of your labor. Kaya huwag ka maingit sa labor ng iba. Nakikinig ba kayo? That must serve a challenge for us. Amen? Amen? Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Verse 8. Remember that Jesus Christ, the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. Ano sabi niya? Verse 9. This is the reason. Tignan niyo, anong nangyari? Wherein I suffer what? Trouble. Trouble. Dahil kanino? Sa gospel. Amen. Hindi na siya nasasuffer dahil sa kayabangan. Nasasuffer na siya dahil naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung Kristiyano ka, if you are suffering, then that's a normal thing. Pero pag ikaw ay nagsasuffer dahil sa kasalanan, that is an abnormal thing. It's normal to suffer for Christ's sake.
Amen. Sabi ng Bible, an evil doer even unto bonds, but the word of God is not bound. Verse 10. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation of Christ Jesus with eternal glory. Amen. Sino yung elect na tinutukoy dyan? The Israelites. Amen. Amen. Tinitiis si Pablo yun para makaabot siya at makamalik na sila. Nakikinig ba kayo? Amen. Amen. Verse 11. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also what? Live with him. The same promise. It's a faithful saying. It will not stop. Amen. That's a continuous promise. Tuloy-tuloy yan. Hindi ho yan napuputol. Pag ikaw ay patay para sa kanya, muli ka rin mabubuhay para sa kanya. Verse number 12, please read. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Look at that. If we suffer. Are you listening? Amen? Look at that. We shall also reign. So no reigning without suffering. Amen. Bible says, no reigning without suffering. Walang pamumuno kung hindi ka naman nahirapan. Nakikinig ba kayo? Ang sabi ng Biblia, kung ating siyang itatakwa, pagtataksilan, eno, ay itatakwa din tayo ng Panginoon. Nakikinig ba kayo? Kaya we need to stand for God. That's why we need to get tough during tough times. Hindi madaling maging Kristiyano. Notice the word suffer. Akala ng iba pag naging nasaved na, naging Kristiyano, everything will be okay. Actually, it is not. Bakit? Ang job mo, dati kakabay mo. Ngayon, head to head na kayo. And sometimes you will be knocked down. Not knocked out. Amen? Amen? Because meron pong enemy. Pero kahit na ganun, dapat tumayo at maging matatag. Marami lang buhay nito, talaga minsan bagsakan na. Ano bang mangyayari bukas? Ano bang ganito? But you need to be tough. I said, you need to be tough. You need to be strong. Amen? There are much that are at stake if we will fall down and we will not rise up. Marami hong mga nakasalalay po. Nakikinig ba kayo? Amen? That's why in the ministry, in our Christian life, we need to be tough. Dapat maging matibay. Yan po ating pag-aaralan. Handa na ho ba kayo? Huwag nyo nakaalis ito sa chapter na yan. Itinan ho natin yan. Diyan ho natin kukuhanin yung ating pag-aaralan. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat po sa inyong biyaya. Pagpalain niyo po muli ang inyong salita sa puso na himana. Salamat Panginoon sa mga bisita namin tumanggap sa inyo and that are willing to follow water baptism. We bless all God this morning that thy name be glorified, you will be magnified in our lives, and yet that the effect of it will be for us to be tough in these tough times, O God, in these challenging times. We will continuously be strong and we will be faithful, O God, to you. You bless us, Holy Spirit, from thy word. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, please be seated. Now, remember, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, that God chose us to be His soldier. Amen? Number 4, sabi ng Bible, sa last part, who had chosen Him to be a soldier. That's why we are not just a saved person. Amen? Hindi lang po tayo ligtas. Amen? But we are also a saint. Amen? We are separated. And we are not just a saint, we are also a son of God. Amen? We are not just a son of God, but remember, we are also a soldier of Christ. Amen? We are already enlisted in God's army. Kaya nga, nung si Pablo ay sumulat kay Timoteo, this is one of the pastoral epistles, merong guidelines ang pastor. So makita din, now you will face hardship. As Apostle Paul is saying to Timothy, bata ka pa, pero hindi ka baguhan sa ministry, you will experience hardships. Kaya nga, mga kapatid, it takes a good counsel to stay tough in tough times. Pag ikaw ay nakakuha ng maling payo
sigurado babagsak lahat ng pinundar mo. Amen. Whether that is in faith, whether in business, whether taking good care of your family, whether taking good care of your job, if you will take a wrong counsel, listen to this, everything will fall apart. Even marriage will fall apart. Even a ministry will fall apart. That's why you should take good care where you get your counsel is. Are you listening? Ingat ka kung kanino ka humingi ng payo. Baka mamaya bagyo ang abutin mo dyan. Amen? Now listen to this. Look at this. Titingnan ho natin, no? Remember, mga kapatid, we are not susceptible. Ah, sabi nga, hindi po tayo exempted pagdating po. Let me repeat that. Hindi po tayo exempted sa suffering. Lalo kung ikaw ay nagkaroon ng wedding ring. Ah, okay. Amen. Sabi nga, hindi ako makalagay, Pastor. You will someday. Amen? Kasi bakit? Having a family is not just like a teleserye. Amen? Ang pagpapamilya ay tunay na buhay. There is always an adversity every day. There is always a challenge every day to face. If you will not face it, then you will be defeated. You need to face it head on. Amen? Amen? Kaya nga mga kapatid, sa buhay na ito, ano sa makalawa pag Kristiyano? Wala na persecution. Sabi ko kasi, dadami na. Suffering will come. Mas maganda na mag-suffer ka para sa Panginoon kesa nagsasuffer ka sa bunga ng kasalanan. Suffering more, the Lord tends us to grow. Suffering more, the Lord tends us to learn things and grow from it, and we will achieve more from God. But remember mga kapatid, suffering is not easy. Are you listening? Amen? Whether in the ministry, alam natin, makinig ko kayo, not, whether you like it or not, you're affected kapag may nangyayari sa ministry. Amen. Amen. When somebody rebels, we are affected as a church. Amen. Kaya nga, do not jump to conclusions. Kapag, ano lang, makikinig ko ba kayo, amen? We should be wise. Amen. Amen. Still here? Amen. Ministry, sometimes, mga kapatid, there'll be tough times. Sa buhay mag-asawa, meron din po. May mga challenges sa buhay mag-asawa. Kahit bagong kasal, may challenges na yan eh. Marami ng adjustment. Amen? Pag nag-anak, ganun pa rin. Pag may binan ka, mag-a-adjust ka talaga. But we need to face it and make it our, make the victory ours. Amen? Listen to this mga kapatid. Sa bawat buhay natin, whether you are a full-time worker, a full-time worker, a frontliner, a working person, you're a family man, you're a if malang single ka, you will have to face a tough time. You will have a tough time in your life. Amen? Meron talaga eh. Kaya nga dapat alam natin ang gagawin when tough time comes. Amen? Actually, buti nga kung isang beses lang eh. Minsan sabay-sabay yan. Lalo pagkakatapusan na, amen? Amen. It's a tough time. Amen. Pagtingin mo, sunod-sunod na sila. Amen. Si Judith tsaka si Juna. Amen. Amen. Hindi mo unawaan ng iba. Pag hindi ka pa nagbabayad ng bill mo, hindi mo unawaan yan. Hey. Pero pag nagbabayad ka na ng bill mo, sasabihin ko, oh, it's a tough time. Bon. Yung bago tumawid yung ano, yung... Well, you know, amen. Tapos everything is going to tutunaw-tunaw na, amen? And nauubos na yung mga nakalagay dyan. Tapos sabi mo, simula na naman. Kaya yung totoo yung mga pinupos sa Facebook na pagbato sweldo, fried chicken. Pagkatapos, pagka yung ano na, yung mga ang pecha de peligro, fishball, amen? Kikiyama, no? That's a reality. You need to face that, amen? Kaya dapat budgeting must be a wise decision. Now, even in the ministry, ano sabi ni Pablo kay Timothy? Sabi ng Bible, verse number 1, therefore, my son, be strong. Amen? Remember, pag sabing malakas, mga kapatid, to empower, it means bakit kailangan mong maging malakas sa biyaya na kay Christ Jesus? Sapagat meron kang binubuhat. And when we talk about burden, it is a responsibility. Amen? Ang kasalanan niya ay sinasantabi. But you need to take responsibility. As we go along in this life, you need to take responsibility.
responsibilities so that you will mature. But you will not ever take any responsibility if you will continually be weak. Hindi pwede natin mahina. Dapat magpakalakas. Nakikinig ba kayo, amen? Tingnan nyo, dati ang inisip ko lang sarili mo, ngayon may pamilya ka na. Dati hindi ka nagbabayad ng bills, ngayon nagbabayad ka na lahat ng bills. That's why double work. Amen? Kaya ang katamaran talaga hindi dapat na, hindi dapat yan makuha ng mga kabataan. Hey! Amen? Hey. We need to prepare them. Hey! Ang sabi ko, ang problema minsan gusto na easy life. Remember, an easy life will never make you strong. Actually, an easy life will make you suffer in the future. Ayaw mag-aral ng maigi, nagre-reklamo na sa math, nagre-reklamo sa English. Nagre-reklamo na. Listen to this. Addition pala yun, nagre-reklamo ka na. Amen. Subtraction pala yun, nagre-reklamo ka na. Tandaan mo, may mga integral calculus pa. Amen. Matindi ang G, mahal ng X and Y. Making the power of ano ba, ha? Tuna! Ha? Pagsasaluhin ka ba ng mga chemical elements na yan? Hey! Ay, ngayon pala, kaya nga, listen to this. Listen, you need to be strong. Kaya ng mga bata, hindi pwede tatamat-tamat. Study! Hey. You need to be strong. Right. Taking small responsibility at a time will make you strong. Pero nakiiwas ang responsibility, they will never get strong. Naging takas? Hey! Cutting classes? Listen to this. Suffering is good if it will make you strong. Nakikinig ba kayo? Amen? Amen. Listen to this. Be strong. Hey. Why? You have a responsibility to bear. And you need to get strong and stronger. Why? There will be a tough time that you need to face a problem alone, and you will need to face a problem at all, and you cannot run from it. If you will run from it, then you will have a defeated life. Di pwede tatakbuhan lagi ang problema? Nakikinig ba kayo, amen? Hello? Amen. Kahit takbuhan mo si Mirago, abulin ka niyan. Yes, James, amen? So, be strong. Even in the ministry, we need to be strong. Ano sabi ng Bible? Kaya nga mahalaga yung napapakinggan. Yan ang mapapalakas sa atin. Listen to this. Kaya nga maingat ka, maging maingat ka sa mapapakinggan mo. Pag hindi na salita ng Diyos ang sinasabi sa'yo, then better put it in a garbage can and leave it. Right. Ay, gawin, pag pipili ka na rin lang napapakinggan, yung mapapahina pa sa'yo. Mm-hmm. O tingnan nyo, yung mga bata, bakit minsan tinatamad sila mag-aral? May napakinggan eh. May napakinggan. Bakit yung iba, ito na lang yung mindset nila. May napakinggan eh. Bakit yung iba, imbis sa pasukin itong great responsibility, great experience ito, hindi pinasok. May napakinggan. Yeah. Remember the Israelites? Bakit hindi sila pumasok ng promised land? May napakinggan. Right. Nandun yung blessing. Pero dahil nakinig sila sa 10 spies, ano nangyari? Hindi sila kapasok. Hanggang doon na lang. Right. Kaya maging maingat ka sa napapakinggan mo. Baka ang itinuturo na, hanggang dyan ka na lang. Amen. Ang hirap-hirap na. Ako, alam nyo, listen to this. Pagka ang lagi mo napapakinggan, laging reklamo, ang hirap, ang sira, ang sakit. Ako, makapatid. It will not make you grow. Amen. Pero, ay, pero, de, kaya. Sige lang. Amen. Amen. Pero laging, pasok na naman. Si Ma'am, parang walang katapusan ng exam. Kasi bakit binibigyan ka ng maraming test? Dahil wala yung bagsak ka o ipinopromote ka. Pag ang test mo pareho pa rin dati, hindi ka lumalago. Pero pag ang test mo nai-improve, it means you're growing. Ganun yun, kapag ang problema niyo mag-asawa, nung bagong kasal kayo, yun pa rin ang problema niyo hanggang at hindi niyo alam kung anong gagawin. You are not improving. You are not growing. Ang pinag-aawayan ninyo, yun pa rin. Sino magpitikot ang hiligan? Hanggang ngayon, yun pa rin. You're not growing.
Nandiyan pa ba kayo? Amen? Yung tamburo na andun pa rin. Eh, ako na kayo? Hindi ako kakain. Lalaki pa yan, ha? Amen? Sabi ni Mrs. Bobo, eh naman. Listen to this. Be strong and do hardest. Kaya makinig ka kung piliin mo yung mapapakit mo. Hello? Eh, Mrs. Bobo, negatibo. Ano sabi ng Bible? Verse number 3, endure hardness. Ay, nakakatawa doon sa mga sundalo, doon sa grupo ni sila sa Natso. Hindi, kaya mo yung mindset. Kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya makikita mo, nung umasok, parang ting-ting. Ay, siyempre, sa mga mag-Bible study, payat ba payatso mo eh. Labas mo yung mga buto sa mukha. Abay, pagka-graduate ka, hindi, pati mata, may muscle. Tira si Sam. Eh, yung mga yan. Bakit? Mindset eh. Pero pag mindset mo, hindi ko kaya, hirap na ako, wala. Wala. Kaya sa Bible school doon, ako pang bihira. Paigin na katabi sa tamad. Ano mo, hirap na naman tuktoy mo yan, ha? Sa kung ano kaya ito? Kung matindi, lalo, kaya, alam mo, may mga nakmay doon sa Bible school, may namatay dahil ng thesis. May mga nag-quit dahil sa thesis. Kasi ang hinahanap thesis. Aha. Thesis. Hindi ako, ang hinahanap thesis. Ako, makamatay kayo doon. Ako, di mo kakayanin. O pagka ganyan ang papakinggan mo, ako tigil-tigil ang tumabi sa taong yan. Wala kang pupuntahan sa maayos dyan. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, hey! Thesis mo yung hirap and your hardness! Take it! Hindi yung lalik, Lagi, alam niya, lagi parang nana, marandami, sensitibo, pero tingsan mukha. Hello? Sobra naman dyan sa church. Buti nga may nagsasabi sa'yo ng ganito eh. Hello? Iba, ayaw ako kausapin kasi mukha mo, nakakatakot ako kausapin. Amen? Ang sabi ng Bible, endure hardness as a good soldier. Verse 4, no man that warreth. May nasa digmaan, hindi ka pwede, ano? Nambutin, digmaan nga eh. Nakinig ba kayo? Pag ikaw ay, listen to this, pag hindi ka disiplinado sa gera, you will be a casualty. Nalala yung kwento nyo sa marami nung nagbabay nyo sa title. Isipin nyo ha, disiplinado na yun. Konting-konti lang. Yung mga sniper, may bibigyan ako ng basyon nila siya sa kanya sa may, ganyan kalalaki. Alam ka, M16? 15? 50 yun? Yun? Bihira. Ang haba! Ay, sipin mo yun. Konti lang yun, ha? May mga sniper nila. Konti ko mga plan. Pum! Ayun lang yung bala! Kaya na yung mga walang disiplina, ay talaga nadidisgrasya. Yung training, niloloko yung training. Remember that in the church, we have, tayo may binibigyan ng instruction dito ng salita ng Diyos. Tanda mo, target ka ng Diablo. Hello? Sniper din ng Diablo eh. Hinahanap niya, sino yung tulong dyan? Yan. Ah, sino hindi nakikinig, lagi na kayo ko? Yan. Ah, nagsunod. Amen? Oh, yan. O, timo, negatibo na yan. Ayan, target. Tanda mo, head. Ano ka, headset ka ng Diablo? Lack of discipline. Duwag! Kaya tingnan nyo pa na ako ni Gideon. Wala ka doon, pauwin mo na. Bakit? Ayaw masaktan. Pag nagmahal ka, dapat handa ka masaktan. Okay. Amen. Asa na tayo? Verse 5, if a man also strive for masteries. Strive is to contend for a competitive game. Alam nyo, it's not bad to be competitive. Alam nyo, maganda competitive ka. Kasi bakit? May gusto ko maabot eh. Pero yung sasabi, okay na ako ganito. Okay na. Ay, naku, makapagawa. Ano mo kaya rin siya?
Eh, inisip ko kasi yung iba, kaya hindi ko ginagawa. Galingan mo! May gagawin ka na rin lang yun, sayang mo na! Maglalo ka, magtitira ka naman siya, sabi, para subing niyo. Galingan mo na! Gagawa ka na lang sa bagay yung tabas na, strive! Strive for masteries, amen? Kaya yung mga na-master na influence, na-master, lahat, alam mo, kapag mahirap ang sitwasyon, okay lang eh. Bakit na-master nila yun? Eh, kaya ko to. Napagtagumpay ang mga ito eh. Pagka hindi, ako delikado. Hindi lang yan, verse 6. Ngayon, the husbandman that labor, talaga may labor. Means working. Nakakapagod talaga when you labor. Tama ba? Amen? Pero pag nasanay ka sa hirap, you labor, kahit makapagod ka, sanay ka na eh. Ginigo ba kayo? Pero pag hindi sanay mapagod, naku, ano pa lang. Hindi pa lang sisimulat, ano na, ipapahinga na. Kaya sabi ko, ba't ba nagalit-dagalit sa tamad, wala na silang ginagawa. Okay, sige po. Suffer trouble in verse 9. Wherein I suffer trouble. Verse 10, ano sabi ng Bible? Endure all things. Tiisin mo lang. For, now if you have a cause to be tough. Now, sabi ko, pag may pamilya ka, you need to be tougher. Maraming challenges. You have a family, you have a ministry, you have a work, you need to be tougher. Hey. Challenges will come at all, from all points. Right. Sometimes, wala habag yan. Pagsubok na yan, nakikinig ko pa kayo, amen? Wala sabay-sabay talaga yan. Walang pakialam niya kung ikaw ay ready or not. Sabi niya, here I come. Eh, pero baka, so, iiyak ka na lang, no. Nakikinig ko ba kayo, amen? May mga pagsubok na kailangan talagang harapin at kailangan maging matibay. Kaya anong gagawin natin, paano tayo mananatiling matatag sa panahon ng kahirapan? Tandaan nyo, hindi ko lang sinasabi yung kahirapan sa pera. Lagi na tayong walang pera. Yung iba, may pera, pero hindi parang panluho. Amen? Andan ba ba kayo? Kasi sabi, wala akong pera. Totoo na wala siyang pera panluho. Kasi bakit? Yun ay nakalaan sa ibang bagay. Kaya kahit gusto niya yung physical na tusukin na, inipigilan niya sarili niya. Bakit? Ang bayad sa bill. Amen? Tough time. Amen? Habang yung iba kumakayat na yung kain, ikaw nagtitiis ka. Tough time. Amen? Listen to this. Paano tayo mananatiling matatag? Number one, dito ko din sa chapter na to, verse number 12. Look at this. Verse number 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will what? Verse 13. If we believe not, yet he what? By the faithful. He cannot deny. He said, don't you know that our God is a faithful God? That's why to stay top in a tough time, we must be reminded of God's faithfulness. Ang Diyos mananatili. Hindi, may pagkakataon, nanghihina tayo. Amen? May pagkakataon, bombarded tayo ng mga problema sa buhay. Amen? Amen? But remember, God is faithful. He is faithful to His promises. Amen? Amen. He is faithful in our salvation. He is faithful in His provision in our lives. Listen to this, ang Diyos po, hindi nagpapabaya sa atin. Amen? One of His character trait is He is faithful. Amen! Ang Diyos po hindi nagbabago sa kanyang mga pangarap. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, hindi naman lagi mahirap. Amen? Maybe that is part of our challenges in life. Lagi mo may blessing. God is faithful. That's why we must be faithful to Him. So sa Bible po, sabi ng Bible, moreover, it's required in stewards that a man be faithful is he that called you and who also will do it. Tatuo ang Diyos natin. May pagkakataon, hindi tayo tapat, pero ang Diyos ay tapat. Huwag natin abusuhin. Amen? Salamat ang Diyos tapat, pero wala din abusuhin na hindi ka magtatapat dahil tapat ang Diyos. Tandaan mo, tapat din ang Diyos na
Tapat siya sa mga minamahal niyang anak. Kaya kung anak ka ng Diyos, pwede panuwin ka ng Diyos. Bakit? Yan ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal at ang kanyang katapatan. Kaya sinasabi ni Pablo kay Timoteo, hey, Timothy, God is faithful. He abided faithful. There are times that they will believe not. Sometimes may doubt tayo sa ating buhay. Listen to this. But still, God is faithful. He will fulfill what He's promised because that is His character. Yan ang karakter ng Diyos. Tapat ang Diyos. Kaya nga, salamat sa Diyos. Tapat siya, no? Buti lang, hindi natin ugali ang Diyos. Ang dapat natin gawin ay magkopyahin ang ugali ng Diyos. Amen. Amen? Kasi tayo, we always tend to betray somebody. Salamat po. That's right. Nakanawaan niyo po ba yun? Lagi, lahat po tayo may tendency tayo na tumalikod sa isa't isa. Amen. Tama? Na hindi ito pa rin ang pangako natin sa ating kapwa. That is our nature. But remember, that is not God's nature. God is faithful. And we are Christians, that's why we must acquire that character trait of God to be faithful. Amen, that's right. Amen. Amen. Kaya nga yung katapatan ng Diyos, yun po yung basihan natin eh. God said, I will never leave thee. Nor forsake thee. Remember, God was with Shadrach, Meshach, and Abednego in the furnace of fire. Amen. God was with Daniel in the lion's den. God was with Moses in the Red Sea. God was with His people of God. And God didn't abandon them. Actually, hanggang ngayon, ang Israel, they were protected by God. Amen. Look at that. Grabe yung ano. Ang tapos, ayon daw. Ang pihira yun, ano? Binibenta pala sa Pilipinas siya. Ayaw lang ng Pinoy. Hindi kaya? Hindi kaya ng budget? Pero kaya yun. Yung mga sweldo nung, ano ba yun? Philhealth. Philhealth, ano ba? Basta lahat yan, amen? Ang laki. Mayaman ang Pilipinas. Mayaman. Tingnan nyo, ilan yung dakaw. Ilang bansa na ang nagnakaw sa bansa natin? Aha. Tingnan nyo kasi sa ayan. Right. Anong kinukuha nila? Mga natural resources. Amen. Kaya dapat isa po ito, wala nang laman naging ito yung bundok. Yung bundok na nangyuha. Wow. At di ba, ginawang isla. Uh-huh. Ang dami, ilang bansa na kumuha din sa bansa. Matindi. Hindi lang outside. Inside. Amen? Amen. But God's faithful. Listen to this, Israel ngayon, ano? Binubomba. Grabe yun, ano? Ang gumanti sila eh. Tunaw yung isang building eh. Ang grabe yung biyak. Pag-aaralan nyo, ang grabe yung wisdom na binigay ng Diyos sa mga Israelita. Kahit hanggang ngayon, iba yung galing nila. Bakit? Galing sa Panginoon eh. They are the apple of God's eye. Ano yung apple? Nasanas. Hindi, wow. Magsabi ako lang pa sa ay, yan po ay figurative language na ang ibig sabihin yung ano? Ang dahil, ay as well? Yun. Yung dyan. Kaya hindi sila nawawaglit sa paningin ng Diyos. Though they have rebelled against God. Though they are stiff-necked and stubborn nation. Alam niyo ba yung tribulation time? It is to afflict the unbelievers and it is to gather the Israelites. Ganon sila ang mahal ng Diyos. That's why God said, pray for Israel. Are you praying for Israel? Hindi church niya, di mo pag-pray, Israel pa. Yung pastor mo nga, di mo pag-pray, kaya ka laging galit eh. Israel pa. Pray for Israel, pag-post pa, di mo nagpe-pray. Sinumahalim ng mga ero. Hindi mo nga pag-pray. Hindi ka nagpe-pray, bago kumahin eh, pray for Israel pa. But thank God, God is faithful. Amen. Pinakita ng Panginoon niyo sa Israel, how much more sa anak ng Diyos? Let me ask you a question. Is God faithful to you? Amen. I said, is God faithful to you? Amen. Let me ask that again. Is God faithful to you? Amen. The follow-up question, are you faithful to God? Amen.
Tapat ka ba sa Diyos? If. Saan ka mamaya hapon? Sana akong pinag-text mo. Nung dumaan ang offering bag kanina, tinignan mo lang. Para may matagay mo yung offering bag. Amen. Nagkasakada lang may mo kanina. Ilang chapter ang nabasa mo kanina? Ha? Ilan? Pastor, sa church na ako nagbasa. Yung text pa. Tapos pray for Israel. Papuspos ko pa, I stand with Israel. You stand with Israel and with the devil. Amen? Okay. Thank God our God is faithful. You're having a tough time. Nahirapan ka ba? God said, ask. And it shall be what? Ask and it shall be? Give. Knock. It shall be open. God is faithful to that promise. Call unto me, and I will answer thee, and show you great things. God is faithful with that. God said, I have loved thee with an everlasting love. God is faithful to that. I will open the windows of heaven and pour out a blessing. God is faithful to that. If you read the whole Bible, it talks about the faithfulness of God. I don't want to be challenged na yan. Tapat ang Diyos, hindi ka pa magtatapat sa Kanya. Kaya mo, sa dami ng pagpapala niya, nakuha pa namin mag-isip na lumayo sa Kanya. Imagine, matagal, iba sa atin ito, matagal na ka na patay. Iba naman ngayon, para nagkagabuhay. Amen. Iba sa atin dito, marahil matagal sa ang buhay. But God preserve us because He is faithful to His promises. Amen? You're having a tough time? God is still faithful. He will never leave thee nor forsake thee. He will still answer your prayers. Right. He will still show miracles in our lives. Remember that God is with us. Tutuwa na ang Diyos ay tapat. Ang tanong, anong isusukli natin sa katapatan ng Diyos? Number 2, verse number 15, 2 Timothy, study to show yourself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Number 2, not just number 1, be reminded of God's faithfulness, but number 2, be established on God's word. Be established. Kaya kailangan mag-aral. Alam niyo ba, walang graduation ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mind you, pagdating sa langit, pag-aaral pa rin tayo. But we will not be reading. We will be hearing directly from the Word of God. Jesus is the Word of God. Amen? Amen. Kaya kung dito pa lang, hindi ka na interesado sa salita ng Diyos, delikado yan. Mapagdating mo sa langit, Panginoon, wala bang ibang unwritten mensahe? Be established on God's Word. Learn from the Word of God. Kaya na napakahalaga na na-develop ang ating character pagdating sa salita ng Diyos. Look at that. Study to show thyself approved unto God. Sabi sa hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa tao, sa Diyos. Because you can fool man, but not God. You can deceive man, but not God. Are you listening, amen? If your life is approved of God, then there will be no question if man will not approve it. Good. But if man approves your life, but God disapproves it, then
is a disapproved life. Minsan kasi gusto natin approval ng tao kahit hindi tanggap ng Diyos. Nakikinig ba kayo? So then, okay yung ibang tao sa atin. Lost tayo sa ibang tao kahit kasalanan na ginagawa. Pag-aralan na, kaya nga tayo nag-aaralan, Pastor, wala bang ibang entertainment sa church? Wala. Mauubos ang ngipin ko dito, mauubos ang buhok mo. Hindi pa kung paano yung Panginoon, tumapakinggan mo dito. Hanggang kayo ko pang sumigaw. Para lang magising ka! Amen. Amen. Ngayon, nasigaw ako, sarap ng tulog ng iba sa inyo eh. Sabi eh, Pastor, relax. Comforting words. Wow. Biblical nga naman, ano? Comfort one another with these words. Biblical talaga, ano? But listen, established on God's word. Why do you come to church? Nakapupunta ka simbahan, dahil sa salita ng Diyos. At tandaan mo, hindi lahat ang marunig mo sa likuran ng pulpito ay gusto mo. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, kailangan mo at galing sa salita ng Diyos. Amen. Kasi kung salita ng Diyos ang hanapin mo ito, magiging masaya kayo. Amen. You will enjoy it. You will reap the blessings of the promises of God. Amen. Amen. Kaya dapat establish ka. The question this morning is, tanongin mo sa sarili mo, do I believe fully the Word of God? Naniniwala ba talaga ako ng buong-buo sa salita ng Diyos? O kagaya din ako ng mga kulto na selective ang aking paniniwala. Alin mo yung mga kulto? Selective. Paniniwalaan nila yung mga ayon sa kanilang simbahan. For example, si Kristo kay Diyos. We believe that Jesus Christ is God. Amen. It's in the Bible. Amen. 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 Pero yung mga paniniwala, si Kristo yung tao lamang. Kaya pag pinakita mo yung verse na, hindi, tawagin ko yung ministro ko. May iniwala si Kristo yung maliit na Diyos. Bihira, nano? Kasi bakit? Hindi siya almighty, mighty lang. Sabi ko sa, ayun nakalagay sa Revelation. Kinig ba kayo? Naniniwala ka sa isang paniniwala sa Biblia, pero sa isang hindi. Ang tawag dyan, kulto. Bias belief. One-sided belief. Naniniwala ka na nasawa, asawang babae, dapat magpasako. Amen. Amen. Pero naniniwala ka ba na ang dapat lalaki ay minamahal ang asawang babae? Amen. Wala na naging game, kukunti na. Binata na naging game. Naniniwala ka na kapag nanalangin ka, sasagutin ng Diyos ang manalangin mo. Amen. Amen. Pero naniniwala ka rin ba na dapat sumunod ka sa kalooban ng Diyos? Amen. Amen. Isang mamimili eh. Depende, hindi depende ha. Pag ang buhay may depende, dipundi yan. Kaya yung mapapundi-pundi simbahan, mawala. Right. Naniniwala ba kayo mga kabataan na dapat sumunod kayo sa salita ng Diyos? Wala na kabataan dito, nag-asawa na lahat. Amen. Be established on God's word. And remember, there is one pastor in every church. Magpasensahan nyo na. Ang Diyos, ako pinadala dito. Now the Bible, I will give you vessels according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Oh, tandaan nyo, you always get what you deserve. Amen. Amen. Review natin buhay natin. Bakit? Ako, nare-review ko din eh. I always get what I deserve. Ay, ko nga, Panginoon. Okay. Amen. So, marami din ako realization sa buhay. Amen. Hindi lang po kayo. Amen. But let's be established in God's word. Amen. Amen. Heaven and earth shall pass away, but my words never pass away. Thank God for His promises. The promise of eternal heaven, the promise of our salvation, the promise of reward, the promise of everything. Remember this, be established on God's word. Huwag ka lang pipili ng mensahe gusto mo. Huwag ka lang pipili ng verse na gusto mo. Huwag ka lang pipili ng doktrina na gusto mo. Sapagkat yan ay interconnected. Are you
is given by inspiration of God and is profitable. Lagi pong mapapakinabangan. The question is, are you gaining profits from the Word of God? For example, yung doktrina ng pasipagan. Ang ayaw kumain, ayaw magtrabaho, huwag din. Kumain, doctrine ho yan. Do you profit from it, young people? Wala nang young people, talaga yung asawa na. Amen? Hindi ka usap ako. Amen. Kumatagal to, depende pag hindi ka nag-response. Do you profit? Abay, sayang naman kung hindi ka nakikinabang sa pakikinig mo dito. Sayang ang oras mo. Naayos ba ang buhay mo? Naayos ba yung linya ng utak mo? Na dapat may mga isipan na hindi na dapat, may mga isipin na hindi na dapat iniisip. Sabi ng Bible, casting down imaginations that exalted against God. May mga isipan hindi na dapat pinapatulang isipin. May mga damdamin na hindi na dapat naramdaman. At may mga damdamin dapat damdamin mo. Set your affection on things of God. May mga mukha na hindi kinokopya. Pero may buhay na dapat ang kopyahin. Be not conformed to this world. But be what? Transformed by the renewing of your mind. Amen. Listen to this. If you will not be established on God's word, then you will fall apart. Ilang araw, iniingatan mo, mawawala sa'yo. Pero pagka nag-establish sa salita ng Diyos, ano sabi ng Bible sa pag-asama? Ang pinagsama ng Diyos o ang paghiwalay ng tao. The God, our God has a standard for every married couple. It is between man and woman. Kaya hindi yung between boy and girl. Wow. Hindi rin between boy and boy. Man, it means responsible. Kaya mag-asawa kapag ready ka. Manligo ka kapag handa ka ng pag-asawa. Kaya laging sabi ko sa mga binata, pag nagtanong ka, kasalan ka agad. At is you go to the offer. Eto offer ko, kapakasalan kita. Anong sagot mo? Pag mag-isip, walang time mo. Pag kayo medyo pag-aing ka, naku po, oy, mga dalaga. Pag hindi kasalan inalok sa inyo, saka lang aabutin mo. Baka yung mispagdagdalan tao ko, ano na yung buntis ako. Pero pagka may asawa, buntis ako, yeah! Congratulations! Ano yung siya? Ano na, boy? Sobrang lamas sila, oh. Isa-isa, ilaman lang naman, oh, mga aso. Akin batik-batik. Oo, yung batik-batik. Akin yung medyo mahabatik, ha? Ano yan? Pero totoo, masaya pag may nagbuntis ang isang babae na may asawa. Amen? Amen. Excited ang lahat. Everybody happy. Amen? 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 Pero pagka hindi kasal, sino? Ang matin, hindi ko alam. Ano? Hindi po namin sinasadya. Bakit? Aksidente? Sabukin kita dyan eh. Aksidente ka dyan. Listen, this again, you need to be established on God's word. Sabi ko sa mga young people dito, hindi bawal magkasama. I would recommend you to marry. I will, but in the proper time. Amen? Amen? Kung ready ka na, why not? Coconut, amen? Amen? Eh, pero kung mga pagpugi-pugi lang, nako, kayong mga dalaga, huwag kayong utu-utu kasi. Pag hindi ka sa langin alo, inuto ko lang yan. Ah. Pero pagkasama, talagang totoo. Totoo talaga. Tapos totoo nang gagastos kayo, amen? Kaya hahanap kayo ng mga pangunahing tagapagbigay. Ano yun? Primary sponsor. I said, primary sponsor. Sila yung una niyong lalapitan. Makapagbibigay ng tayo. Amen? Amen? At prinsipyo! At kahulihan! Pera! Amen? Pag walang pera,
ay pagpapatuloy. Amen? Tuloy nyo lang yan. Ano? Ha? Yan talaga. Tandaan nyo, hindi lang may mga sponsor, hindi lang may mag-aabot-abot sa mga inaanak ninyo kapag kakasal. Kahit tapos na yung kasalan, nakita mong hindi na maganda o gaga. Amen? Hindi makaganda man ako. Amen? Pagkakasal, ano ka agad? Buwan-buwan, amen? Ay, siya na buwan pala yan, no? Ha? Pero yun, no? Eh, hindi lang naman sa isang bigayan niya. Amen? Tugot na agad sila, amen? Based on God's word. Ano sabi ng Biblia, hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa. Pero tandaan nyo, hindi rin naman mabuti, hindi rin mabuti ang sobra sa isa. Ano sabi ni Solomon? I am bigger than that. It's not the wife. It's the woman. Ano sabi niya matungkol sa asawa? Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor from the Lord. So kung hindi asawa, mapaipay sa kamatayan. Ikaw ang papatay sa pamilya mo at sa dignidad mo. At hindi ka matatawag na totoong lalaki. Bayo ka. Kalagkari. Hindi ito babae ang kalagkari, lalaki. Pampalaka. Establish ang gaso. Isabi mo kayo mo eh. Uy, sabi mo na sa Bible sinasabi ko? Baka ang buhay mo wala sa Bible. Ano sa Bible din? Puro kasalanan, amen? Bisa gagalit sa pastor, yung sobrang pastor doon, makasigaw, kala mo kung ano, kung sino? Hindi naman ho. Nagbabasa naman ho kayo, amen? Kaya ka lang ganyan, masyado kang puspusin sa tanas, amen? Kaya ayaw nila sa Baptist Church eh. Gusto na, binubola mo. Pumunta. Tingnan mo, pupunta ka sa doon, gusto bubulahin ka. Punta ka sa Jollibee, umuulit ka pagkain, gutom na gutom ka, so bubulahin ka. Help, sir. Help, sir. Bigay mo pagkain! Bayad na eh. Galit ka pag binubola ka sa ibang lugar. Pag pinapaikot-ikot ka, punta ka dito, punta ka doon, punta ka. Saan talaga pumunta? Mag-a-apply ka ng ID, kailangan mo ng dalawang valid ID. Were they willing to use what? Okay, number three. To stay during tough times, we need to guard our lives against the enemies of God. Ano ba yung sinasabing enemies of God dito? Tingnan nyo. Hello? Verse 17, and their word will eat as doth a canker. Look at that. Their word. Canker! It's like a cancer. It's an old word for cancer.
Kaya na yung camper po mga kapatid, talagang flesh eater yan. Kaya kasap talagang flesh eater from inside. Hanggang sa dumating nalalabas na yan. Are you listening? From internal, it's a canker. Canker worm. It's a parasite. Don't you know there are worms that will eat everything that you have spent? Or spent it? Kukusin yan. Bakit? Marina, pakinggan mo eh. Nakikinig ko ba kayo? Kaingat! Imagine mo isang may magpapaay sa'yo katrabaho mo. Ano, pare? Dapat may chicks ka din eh. Ito ang bihiyan na. Sisirain niya ng buhay mo, cancer yung mga ganyan tao. Sabi niya ba, basta di ba ang cancer sa Mobile Legends lang? Alam ko yan, nakabasa ko sa mga comments. Sino-sino yung mga cancer? Horoscope cancer? Narin nagtanong, ano? Anong sojak sa inyo? Ako cancer. Ha? Ako piksa. Ngayon ako mo, ay hindi, buni pala. Ha? Listen to this. Mga kapatid, ingat ka. If somebody will destroy your marriage life, do not listen to them. Kaya kayo sa mga salita. Nagiging ba kayo? Ang salita na Diyos, it will build you. Pero may mga salita din, kagaya ng kay Hymenaeus at kay Philetus, na pwede kang alisin sa masayang buhay ngayon. Nagiging ba kayo? Ang salita na Diyos, inaalis ka doon sa dating buhay. Inilalagay ka sa tama. Pero tandaan mo, may mga salita din na pwede kang alisin sa gawain ng Diyos. Shun, it means avoid fruitless talks, idle talkings. In Greek word, ang tawag dyan is gossip. Chismis. Tandaan nyo, ang chismis, grabe yan. Amen? Ingat ka din sa favor. Ang sabi ng Bible, favor is deceitful. Halika, halika muna. Halika, halika. Ay, halika. Alam mo ba siya? Nakakay ka. Saan? Hindi ko di ka makimik. Ingat ka. Baka niya, bibig ka niya. Alam mo, yung mister mo nakita ko. May kasabay. At hindi. May ka-holding hands na. Gusto na, may apo na. Amen? Ingat. It will destroy, if somebody's word will destroy your faith and your trust, then avoid. Shun. Greek word. Shut up. Amen? Huwag mong gawing basurahan ang tenga mo. Kaya ba, ano, nawawala ng tiwala sa simbahan, sa pasto. Bakit? Because of those kind of words. Yeah. Amen. Hindi ko ba kayo? Yan yung kakain sa'yo. Yung nag-preach dito, negative ka na. Laban ka na. May cancer ka na, kapatid. Kakain ka na. Mauubos lahat na nagpalusog sa'yo sa gawain ng Diyos. Amen. Natagal niyo magsama magkasawa. Tapos sa isang balita na ano lang, hindi pa kakompirmado, mawawasan na yung relasyon nyo. Ang lita ng higaan nyo, magkatalikod pa kayo, naglagay ka pa ng harap. Ganyan na. Kasi yung, sige, nagpapakain ka, totoo, kain ka lang. Well, puro beche nang nilalagay mo, amen? Listen to this, brethren. Do not entertain them. Are you listening? Mahalaga na dapat ay atin pong isipin paano ko titibay. Paano titibay ang aming buhay magkasawa? Paano titibay ang aking pagiging Kristiyano? Mag-ingat ka sa napapakinggan mo. Amen? Kapag ikaw ay mas maraming salita ng Diyos, kahit anong problema, may solusyon ka. Nagkinig ba kayo? Ang Biblia, ito po yung manual, ibinigay sa atin.
para alam ng Panginoon, man, sabi, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Job chapter 14. God knows we will have a lot of trouble. We will face tough times in our lives. That's why may salita ng Diyos. Kaya nga, ang tanong dyan eh, huwag sabihin na, tandaan, nililipas po yung honeymoon stage sa mga magkasama. After one night, the fight is on. Amen? Warrior. Higira. Pero talaga may tough times talaga. May haraping talaga. Kung ibang Kristiyano ngayon, okay yan. Tapos tumanggit na po kayo sa Panginoon. Amen? Wow, praise the Lord. Congratulations, kaaway nyo ng Diablo. Amen? Amen? Target na kayo, pag-uwi nyo. Amen? At pipilitin ng Diablo, hindi na kayo makabalik dito. Kaya kung nakakabalik ka, grasya ng Diyos yan. Grasya ng Diyos yan. Imagine sa lahat, nakatakas sa'yo, nakakapagpatuloy ka. Biyahay na ng Diyos yan. Amen? At least nakikinig ka. Eh kung pagdating mo dito, tulog ka kagad. Sabi ng Diablo, ayun. Kahit nakapikita ko, tatawakan mo ito eh. Paglalaro ka ng Diablo. Ang sabi ng Bible, an idle mind is the devil's workshop. Nandito ka, tulala ka, pero hindi ka nag-absorb ng salita ng Diyos, paglalaro ka ng Diablo. Wala ka malang pananggalan. Amen? When tough times come, anong gagawin mo? Manatili kang maging malakas. Ingat ka sa mapapakinggan mo. Ay kasi kukuha ka na rin lang na mapapakinggan yung tama na. Are you listening? Amen? Amen. Conquer means anything that will destroy. Profane means a person without conviction and principles. Yan yung tinatawag ng profane. Kumbaga pag nakausap mo, wala talagang kwenta, wala kang makukuha. Wala kang makukuha dito. Sean, kumusta? Kanino ka nakikinig ngayon? Sabi mo, sa'yo, pastor. Malamang, amen? Pero kaninong prinsipyo ang sinasabuhay mo? O, mga kabataan, ang buo ko dati eh. Medyo ganyan din eh. May ginagaya kayo. Tama? Tama? Dati, nausap yung basketball, labas ang dila. Hindi ka mo si Jordan, amen? Amoy Jordan na, pero... Tanda mo, may napakinggan ka, bakit mo naging buhay yan? Bakit mo buhok yan? Bakit mo... Bakit ka ganyan? Amen? May napakinggan ka. So, pili ka kung ano yung mas magpapaigi sa buhay mo. Pili kayo kung ano yung mas magpapaigi sa buhay mga kasawa ninyo. Sabi ko sa'yo, if you're not asking counsel from me, I will not give it. Because the preaching is the best counsel. But if you want personal counseling, that will be a privilege for me. I want to do it. Pero hindi ko pwede ipilit kasi. I will not do that. I will just persuade you. Amen? Pero yung napakinggan, ano sa inyo yan? Eh kung gagawin mo, di gawin mo. Kung hindi, kasi yan. Bakit? Pare-parate ang anak ng Diyos. You will apply it, you will experience it. You don't apply it, then you will experience also it. Amen? Kaya, totoo ang pagsubok sa buhay nito. Amen? Totoo ang pagsubok. Thank God, totoo din ng Diyos natin. At totoo rin ang pangako ng Diyos. Kaya nga, pakalakas lang. Amen? Amen. Pakalakas. Faithful ang Diyos natin. Mga kapatid, dapat po siya. Hindi siya nagbabago sa pangako. Mahal na mahal po niya tayo. Ang gusto ng Panginoon natin, the best. Gusto lang niya tayo mag-mature. Amen? Kaya pinakamahalaga dapat talagang ayusin po natin ito. Huwag mong pababayaan na madadaya ka. Get more from the Word of God. Read it. Memorize it. Meditate on it. Hear more from it. Amen? Apply it. And then, I love this one. Claim the promises from the Word of God. Tayo pong natin ito may rabi mo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong ginawa sa aming buhay sa mga ganito. Pagpalaan niyo nga po, Panginoon, na mga manan po na yan ay tibay niyo, palakasin mo po. Maybe some of us here are having a very tough time in their life. May mga pagsubok, Panginoon, tila talagang parang nakakaubos ng kalakasan, nakapangihina. But salamat, Panginoon, kayo tapat. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. We just need to trust your word. Sapagkat dito ho nakasalalay, Panginoon,
ang aming kalakasang espiritual at ano yung aming gagawin sa panahon na may pagsubok na kami kinakaharap. Sapat po ang inyong biyaya, Panginoon, alam po namin. At tulungan niyo mga inyong mga anak na patuloy na makinig. Isalang-alang ninyong mga salita na nakailang napapakinggan sa pangangaral at pagtuturo ng inyong salita. Pagpalaan niyo nga po na ito'y makaabot sa bawat pamilya, bawat nasa ministry, bawat individual, bawat nagtatrabaho, bawat man ng palta, hindi na lang bago man o matatagal ng Kristiyano. Nawa, Panginoon, bawat isa amin ay manatiling matatag, matibay, sa lalo sa panahon ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maliwanag po minsan, mga kapat, bukas pong altar. Ako'y naniniwala na dapat tayong may ilapit sa Panginoon ngayong umaga. Hindi ko alam kung ano ang pagsubok mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung parang tila magpapabuwag sa iyong buhay ngayon. Or marahin, okay ka pa ngayon. Well, that's great, that's great. But you need to be strong. You need to endure hardness. You need to strive for masteries. If you will suffer for Christ, then that's good suffering. It is a suffering that will cause us to grow, to develop character traits as Christians. We need to endure hardness. And to help us to endure hardness and to be strong, to be tough during tough times, ay pinapaalala sa atin na matapat po ang Diyos natin. Ay, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pumabayaan. Faithful po siya, not just in the time na tayo malakas, but even the time na tayo po'y mahina. Pagtibayin mo ko yung sarili sa salita ng Diyos, huwag mo papayagan. Nalalayo ka sa salita ng Diyos. Walang katapusan ang pag-aaral ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Pagbabasa, pag-aaral, pagpapaalala, pagsasahulo, pagsasabuhay, at pag-claim ng mga pangako ng Panginoon. Ingatan mo ang sarili mong makapakinig ng mga bagay na magpapahina sa iyong spiritual na paglago, sa iyong spiritual na pamumuhay, sa inyong mag-asawa, sa inyong pagsasamang mag-asawa, sa iyong mga karir na marahal na ine-aim mo sa buhay na ino. Get always the courage of the Word of God and get some words that will fire up your courage for the Lord. Huwag ka bumuha ng bagay o mga prinsipyo nasisira sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Pagtibayin mo lang ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Huwag ka papayag na mawawala lahat ng iyong pinagpagalaan sa anumang larangan ng aspeto ng buhay nito dahil sa mga maling salita. Ang salita ng Diyos ay pagtitibayin tayo dito habang tayo ay pinalalakas. Yan ang salita ng Diyos. Magpakatibay sa panahon ng kahirapan. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya sa umaga nito. Salamat po sa inyong paggawa, Banal na Espiritu. Tulungan niyo po ang inyong mga anak nagsalita, nangako sa inyo, nag-realize, Panginoon. Most Spirit of God, please always remind us of those things that we have heard this morning. At pagtibahin niyo po. Kayo po nakakabating ng kalagayan ng mga anak. At ako'y naniniwala, Panginoon, anumang antas ito, anumang pangyayari, ay dalayan ko na ito po ay magiging hamon, lalo na magtiwala po sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. And all the people said, Amen. Amen. Praise the Lord, sa salita ng Diyos. Well, I will not hold you longer. May pag-isi pa tayo ngayon? Meron? Gusto siya magpapagte sa kaya? Ay, Diyos po. Ako. Tapos ako. Sina Yago. Amen! Praise the Lord! Si Yago si Chloe. Amen. So, please prepare for that. Prepare them. Kaki-assist po. So, praise God. Meron tayong baptism. Don't forget, our young people service 1:30. At huwag mo tayong mawala mamaya ang hapon. Amen? Tayo magkasama-sama sa pag-aaral mo yun ng salita ng Diyos. Are you happy this lunch time? Amen! Are you hungry? Amen! Amen. Mas walang siyadong amen. Amen? Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. And mamaya po, at isaksihan nyo natin yung baptism. Wow, makabaptize yung dalawa. Amen? Amen. Alright, tayo po tayo lahat. Tayo po'y manalangin. Amen. Hilingan natin sa panalangin si Brother Rodrigo. Ay po mo pre. Yung mga loobs dito, pang binata. Ano lumilitan siya niya? Paano yun? Tayo po ay manalangin.
Dakila namin Amang nasa langit. Salamat po Lord sa biyayang pinagkaloob mo sa umaga. Salamat Lord sa ang dakilang salita na ihayag sa aming kaligitnaan. Salamat sa mga bisita. Salamat sa patuloy mo paggamit sa aming mahal na pastor. Lord, ninadalangin namin na ang mga salita na aming narinig, ito po ay aming magamit bilang inyong mga anak. Salamat sa mga tumanggap sa inyo bilang Lord and personal Savior. Lord, salamat sa kaligtasan aming natamo. Lord, sa aming pagsamantalang paghihiwalay, dalangin na kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. Nang sa mamayang hapon, dalangin namin kayo po ang magbigay ng wisdom sa bawat isa na kami po ay babalik sa panibagong gawain sa hapong ito, sa mamayang hapon, O Lord. Lord, wala po kami magawa kung wala po kayo. Patawad sa aming nagawang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Magandang tanghali po. See you this afternoon. God bless. Ingat po at enjoy sa inyong tanghalian. Love you, church.